guys, good morning. So, continuation to nun sa mga video na ginawa natin regarding sa mga basic operations ng ating ECDIS. So, ngayon ipapakita ko sa inyo kung paano ba tayo mag-manual update ng ating ECDIS. So, ang first lang natin gagawin is punta lang tayo ng manual update. So, nandito sa left side. And click natin yung manual update. And then dito sa baba, makikita natin yung planning. So click lang natin yung planning. And then click natin yung add. And then andito yung mga object or yung mga selection na mga pwede natin gamitin sa ating manual update. So yan, area, line, and point. So for example, dito tayo sa area. For example, select natin to. Or itong anchorage area. Click natin yung anchorage area. Lagay lang natin dito sa gilid. So yan, for example, maglalagay tayo ng anchorage area dito. Click lang natin dito. Yan. Tapos, gawa tayo ng square. Yan. So, yan yung anchorage area na sinelect natin. And then, once na gusto na nating i-final yung anchorage area na inilagay natin sa ating manual update, so click lang natin tong commit. So pwede rin natin lagyan dito guys ng annotation. So sample lang naman to, yes lang natin. So ganun lang guys mag manual update ng ating ECDIS. So may time kasi na yung arrival port natin is na-move yung anchorage area or may mga temporary notices or preliminary notices. Then try pa tayo ng iba. Click lang natin yung add. And then try naman natin tong line. So for example, submarine cable, so click lang natin yung submarine cable, then i-click lang ulit natin dito sa ating screen. Yan. And then after nyan, click lang ulit natin yung commit. Then yes. So yun na guys yung ating submarine cable na ginawa natin ng manual update. And then dito sa baba, makikita niyo yung list. So dito na yung anchorage area and submarine cable. So for example, gusto nating i-delete yung mga ginawa nating examples. Ang gagawin lang natin is click lang natin tong clear all. Or for example, meron tayong mga ginawa sa ibang barko. So pwede rin nating ma-import dito sa ating ECDIS. And yung mga ginawa rin natin dito na mga manual updates is pwede rin nating i-export or ilagay natin sa USB. And pwede rin natin yang magamit or i-load sa ating mga susunod na barko sa ECDIS. So, clear all lang natin. Then, yes. So,
So yan, wala na guys. And ganun lang yung procedure kung paano ba tayo mag manual update ng ating ECDIS. And I hope na nakatulong ulit sa inyo yung video na to regarding sa pag manual update ng ating ECDIS. Thank you.